Hi guys! Welcome to Atay Customs Vlog. So, gusto ko sana i-share sa inyo. Unang-una, gusto kong pasalamatan muna yung mga nag-comment sa video namin kasi ito yung first na RV na ginawa natin. So, ito yung first na RV na ginawa natin kaya hindi pa kami ganun ka-perfect sa gawa namin. Pero, I would like to thank you all sa mga comment. Hindi lahat ng comments kaya naming sundin kasi may mga tapos na kaming nagawa. Pero again, baga parang sa next na mga gagawin namin, at least we have more ideas. So ngayon, things na in-improve namin sa van na ginawa namin. Pwede yung isa yung genset ginawa namin. Pwede sa nabubukas. Pagbukas mo ng pool, minodify pa namin na bubukas mo pa ng ganyan para yung pool air niya at saka pag pull out mo ng genset, easier access. So, para mahila mo siya palabas or lumabas yung init. Tapos, itong upuan ito, kung mapansin mo, nagkaroon na siya ng railings. Ang purpose ng railings niya, kasi di ba, pinakita ko na may table siya dito nung una. Ito ngayon, kapag inikot ko itong upuan ito, so ngayon, ito na ikot namin na harap na. Ang isang maganda sa ginawa namin, ito pwede siya maging extra bed. Paan siya maging extra bed? So, ginawa namin itong railings na to para mahila namin siya ng ganyan. Tapos, pwede mo na siyang ihiga. Yung higa niya, hindi siya higa-higa, pero enough na nakaganyan ka. So, pwede ka nang matulog na nakaganyan. Itong isa, ang hirap siguro mag-share ng paa, pero at least komportable yung nahihiga mo. So, isa to sa mga minodify namin sa van na to. Tapos, sa toilet naman. Eh, sa toilet, well, may nagko-comment about dapat hindi nandito yung lutuan namin. Well, personal perspective na kasi yan ng individual. Like, in our case, yung client namin, ito talaga yung gusto niya nandito yung lutuan niya dahil may exhaust naman siya dito. So, thank you rin sa mga nagsabi na dapat nandyan yung lutuan. So, wala namang bad. So, next we have itong toilet natin ngayon. So, nilagyan na namin ng towel holder. Towel holder or pwede rin siya maging parang grab bar. Tapos yung toiletries, nilagyan mo rin ng ganyan. Tapos pwede dyan, nilagyan rin namin ng eto mga ilagayan na rin ng anything. So eto, sabon. So tapos yung bidet namin na dyan na talaga. Itong bidet namin, customized bidet lang namin. Hindi siya part ng original. Hindi pa pala nakasaksak. Pero anyway, that's the bidet. Ano pa ba binago namin dito? Binago rin namin, naglagay rin kami ng... Teka. Ay, wala na siguro dito. Ito, pag binuksan mo to, papunta na siya sa likod. So, ang isa pa binago namin, itong bed na to, actually, itong dinemo ko yung nahinigaan ko, hindi man talaga siya dapat hihigaan. Hindi ko napakita sa inyo na ito kasi, removable to. So, natatanggal namin siya if needed. So, i-demo ko lang ah. So, ito. Itong foam. Ipad ko muna dito yung foam. Itong foam na to, natanggal. Para maging sandalan mo. So, ito siya. Meron siyang pinaka-lock na... Meron kami ginawa para pinaka-lock. Para maibaba mo siya. Okay. So ngayon, pwede ka nang umupo. Ito natatanggal din 'to eh. Okay. So ngayon, so pwede ka maging nakaupo ngayon. Syempre medyo iiwas ka pa dito dahil parang baka mabanggay. Tapos ito, natatanggal din siya. Ayan 'no.
So para pag tinanggal mo, wala ka nang, hindi ka babangga. So movable to, pero pag gagawin mo siyang kama, importante to, dahil ito yung parang sangga mo na para hindi ka malaglag. So ito, matibay to dahil pwede mo siyang kapitan. Actually, pwede ka magbaras dito eh. So anyway, sample lang yan. So, ito siya. So, ngayon kung ibabalik po siya, iangat mo lang rin siya ulit na ganyan. Okay, ngayon, pwede siya ulit maging kama, ibabalik mo lang to. So, ito yung hindi ko napakita sa inyo last video na nabababa to. Pero dati nang nabababa to, hindi ko lang siya na napakita. So, ito extra gamit na lagayan. Tapos, yung ginawa namin, ang isa pang in-improve namin dito, kasi yung una yung aircon namin, nilagay lang namin, sinasaksak namin. Ngayon, nilagyan namin ng voltage regulator. So, nakikita mo na ano yung power pumapasok. Isa yan sa mga papasalamatan ko yung nag-comment sa amin na dapat lagyan ng ganyan. Dapat yan lagyan. So, thank you for that advice. Tapos guys, kung meron kayong gustong i-share, kasi gusto ko rin makagawa ng gusto ko rin makagawa tayo ng more na RV van. Hindi ko nakita yung market na marami pala. After this video, ang dami sa inyo nag-comment about RV home. So, maraming tatanong, meron bang mas maliit dito? Yes, ang isang tina-target namin gawin, yung lineup na gagawin namin, paalam ko na sa inyo. Well, yung napapanood yung mini house na sa YouTube, isa na rin yung sa ginagawa natin. Meron kami ginagawa na ngayon, pero hindi ko lang mapakita sa inyo dahil yung siguro i-share ko na lang pag natapos na. Pero sa ngayon habang ginagawa, hindi ko pa ma-share. Tapos we also have the Hyundai Starex. May ginagawa rin kaming Hyundai Starex na parang motorhome, very compact lang, pang dalawang tao lang. So, perfect siya sa mga people na adventurous or gustong mag parang may thrill or may excitement. So, sa family rin na takot takot niya sa pandemic, sa COVID, pwede rin siyang gamitin as parang hotel. And then siguro bigyan ko na lang kayo ng teaser. We have a friend who have a lot in Tagaytay ngayon. Ang ganda ng view niya. So gagawa tayo ng camper tell. So we won't tell you kung saan o ano, pero ang gusto ko lang sabihin sa inyo, gagawa tayo ng camper tell. Ito yung camper tell na to para sa mga people na gustong mag-experience ng camper van na wala. Kunyari, wala kang pambili ng camper van. Instead of mag-hotel ka, ang pinaka-hotel mo is the camper van na magkakaroon kami ng place na shower para yan yung common na pwedeng liguan. Pero sa camper, meron na rin liguan, pero yung mga hindi komportable sa mga maliliit na liguan, meron talagang legit na shower at saka may mga saksakan na ng outlet. Tapos people na may camper din, pwede kayo mag-park doon, magbabayad na lang kayo ng halaga while parking your camper there para lang safety, nakasarado at saka protektado ang mga client natin. So guys, we're really excited doon sa itong pinakita natin. Maraming right and wrong pa rin na pwede ko yung sabihin, pero at the end of the day, as long as happy na yung client namin, and we were also happy na rin. So this is our first camper van. Sana nagustuhan nyo, at saka thank you for all the comments na binigay nyo. And guys, and if you're interested with this setup, you can call our office at 3411-5858 at saka 3414-1068. Thank you for watching, and always remember, Jesus loves you and God bless. And then, teka, guys, gusto pala pakita, ito yung secret fresh namin na copper mask. So available to sa Lazada. Lahat ng item ng secret fresh ngayon, available na sa Lazada. Hindi nyo na kailangan pumunta sa Soronac sa Green Hills. Pwede na kayong order online. So, guys, thank you. Please like, share, and subscribe. I hope na gusto niyo yung mga video namin, especially pinakita namin ngayon lang. So, guys, I hope na gusto niyo yung aming mga video. So, yan yung video na pinakita namin ngayon. And then, ang una niyo gagawin, please like,
share, and press the subscribe button para makita nyo pang aming more videos. Marami pa kaming videos na pwede ipakita sa inyo, lalong-lalo na kung mahilig ka sa kotse at mahilig ka sa mga customized van, perfect ang page nito. So guys, thank you for watching our video, and always remember, Jesus loves you, and God bless.